Dalawang taksi ang nagbanggaan dahil umano sa palpak na stoplight. Nakatulog naman umano ang isang driver kaya inararo ng sasakyan niya ang harang na bakal sa ginagawang MRT7. Nakatutok si Jay Sabal. Wasak ang harap ng kotseng ito nang araruhin ang mga bakal na harang sa ginagawang MRT7 sa Commonwealth Avenue, Barangay Holy Spirit, Quezon City, bandang alas 2 sa madaling araw. May mga tinamaan ding itong tubo bago huminto sa Center Island. Hindi naman nasugatan ang driver nitong si Elvin Sanchez. Napansin na ho namin yung maingay, tapos parang may sumasabog na kumikislap siya na parang nagwi-wielding. Tapos maya-maya, di pinunta namin, sinilip namin, parang nakainom din, ganon. Oo. Pero ang sabi niya sa akin, naantok daw siya, nakapikit daw siya. Ayon kay Sanchez, pauwi na raw siya mula sa duty sa ospital nang mangyaring aksidente. Itinanggi niyang nakainom siya. Yun ang masaklap eh. Na hindi nga ako nakainom dahil lang sa pagod sa trabaho, yun pa eh. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Sa kanto naman ng East Avenue at V. Luna Street sa Quezon City pa rin, nirespondihan ng MMDA ang tatlong Amerikanong papuntang naiya. Nagbanggaan kasi ang sinasakyan nilang taxi at isa pang taxi kaninang pasado alas 2 sa madaling araw. We were driving this way going to the airport, and as we were crossing, another taxi came by and T-boned us on the driver's side. The driver, he was dazed and he didn't know what was going on. Kapwa sinisisi ng mga driver ang mga stoplights sa intersection. Ay, nagluloko eh, dilaw, green, ganyan. Ay, ito, stop eh. Kanina eh. Ay, yun, siguro, kala ng ano, kasi nakagawa kasi minsan naglulo, ano ito, dahil nakapatay itong kabila eh. Kala so, go din siya eh. Ego rin sa akin kanina eh. Hindi ko alam kung gumagana. Ngayon, patay na naman siya oh. And sabi nga nila, nung mga taga rito talaga eh, nagluloko raw yung ano, yung stoplight. Inaalam pa ng otoridad kung sino ang may pananagutan sa aksidente. Jay Sabale, nakatutok. 24 oras.